Guys, today samahan niyo ako. Pupunta tayo sa mga bentahan ng mga water tank para sa mga apartment or para sa mga bahay ninyo. Medyo lumalala na kasi yung water interruptions dun sa pinaupahan nating apartment, kaya nare-reklamo tayo minsan. Kaya today tayo na mismo yung gumawa ng paraan, no, para alamin magkano nga ba yung average price nito at kung sakaling magustuhan natin, eh pwede na tayong magpa-install directly. Sa mga tangke po, may iba't ibang klase po kasi ng sizes. Merong, ayan, tulad yan, 500, meron ding 625 liters, at yan, meron ding 775. Pero ang target natin ngayon is yung nakatayo kasi na tangke. Sa mga hindi po nakakaalam, may mga binibenta rin po silang mga tangke na gawa sa polyurethane. Basta yung plastic, yan yung nasa gitna para doon sa mga acidic area or sa acidic na tubig para hindi kaagad mag-corrode or masira yung inyong mga stainless na tangke. Ang target natin today is maghanap ng 1,200 liters na tangke dahil according sa ating research, kailangan daw ng isang typical na pamilya ng 200 liters na tubig. At dahil meron tayong 6 na pamilya or 6 na unit door apartment, 6 times 200 is equals to 1,200 liters, kaya ang kinapakot natin ngayon is 1,200 liters na tangke. Ang problema dito, yung iba daw nilang tangke is pre-order. So meaning nun, pag bumili ka daw ngayon, mga ilang araw para makukuha, eh kailangan na nga natin kaagad ngayon din. Ang size ng 1,200 liters is at least 7 feet, tapos almost 3 feet yata kung di ko nagkakamali yung lapad niya. Pero at that time, naglalaro na sa isip ko na baka hindi kaya maganda kung gawin natin 1,500 liters para may buffer pa rin na sobra kahit mawalan sila ng tubig ng ilang araw. Yung nakikita nyo po sa kaliwa, yan, yung nasa kaliwa niyang, ayan, yung nakikita nyo sa gilid, yan po ay 1,500 liters. Sobrang laki na po talaga niya, kaya iniisip po talaga kung kakasya ba talaga yan sa apartment natin. Then pinapasok naman tayo ni ate at kuya dito sa loob nila para makita yung mga motor na binibenta nila. Ang naguguluhan lang talaga ako, yung ganito klaseng motor, at yung motor sa baba nila, yan yung typical na dating ginagamit ng mga bahay. Ano ba talaga yung difference yan? Kayo nga comment down below nyo nga kung ano yung difference. Kasi hindi ko rin maintindihan yung paliwanag kung ano yung mismong distinguishment nilang dalawa. Ang pricing pala nitong mga motor na to is naglalaro from 13 up to 20,000. Minsan pa nga may nakita ako sa dulo niya nasa 30,000. Depende po sa laki ng kailangan nyo. Pero sa mga apartment, gantong kalaki lang is pwede na. Mga 1 horsepower daw. Yung mga pricing naman ng mga tangke, papakita ko sa dulo ng video na to. After tayo tumingin ng mga brand new, dumaan tayo dito sa binibentang S-tank, no, na second hand daw, na maayos naman, kaso ang kaisa-isang issue lang niya is wala siyang takip. Pero kagandahan dito, 2,000 liters na to. Ngayon, binibenta lang sa atin to ng 12,000 pesos. Ang problema lang talaga, yung takip lang talaga nawawala. Ayan, tinesting na po ng plumber, kinicheck niya po yung mga leak, and yung mga other possible na issue na meron dyan. At guys, ito pala yung mga possible prices. I-screenshot nyo na lang na mga tanking ginamit natin. Yan guys, umuwi muna tayo ng bahay kasi sobrang lakas ng ulan. Sa mga nagtatanong po pala kung ano na po yung nangyari sa binili natin ng mga tanke, mga kinanbas. Nag-come up na lang po tayo na bumili ng second hand kanina, yung nakita nyo kaninang tanke. Tapos i-install na po natin dapat this week. Kaso nga lang, lakas ng ulan kasi bumabagyo. Baka next week na siguro magsimula ulit. Tapos yung motor kanina nakakatuwa kasi hindi na natin muna siya binili. Then in-advise nga tayo nung plumber na wag muna siyang bilhin dahil kaya naman daw umangat ng tubig from first floor up to second floor. Kaya hindi na kailangan daw muna ng motor. Pero kung sakasakali magka-problema pa din, bilhin pa rin daw yung motor kaya na natin gawa ng paraan. Pero for the meantime, yung binili nating drum ilalagay sa taas ng apartment sa second floor. Tapos diretso na doon yung main line. Tapos ibababa naman yung tubig kaya tinatawag siyang gravity. Ano, ano ba tawag doon? Gravity water tank. O, babagsak yung tubig niya papunta dun sa may mga submeter, yung mga 6 na submeter natin. Tapos sa submeter, didiretso naman dun sa mga linya, no, papunta sa mga bahay nila sa loob ng apartment. Tapos guys, sa mga pricing pala ng mga ano, ng mga pinakita ko kanina, nakita niyo naman siguro. Bali, naglalaro talaga siya ng ano eh, nasa 10,000, 15. Pero may, alam ko may mas mura pa doon, mas maliit. Pero yun, sa pagpalagay nyo na, nasa 10,000 yung starting. Pacheck nyo lang yung pricing kayo na pinakita ko. Yun. Tapos, the more na lumalaki siya, the more na nagmamahal. Tapos, minsan may umabot pa nga ng ano dyan, 50,000, ganyan. Depende sa company or depende sa pangangailangan. So yun guys, sa mga nagtatanong din pala, no, sa mga watchers natin, baka, yun, meron kayong idea na maganda dyan, kung saan nga ba maganda na ano, bumili ng mga tangke na to. Baka may mas mura kayong alam dyan. Or ano ba magandang tatak sa tatlo? Best tank, S-tank, tsaka first tank. Pinaka the best tank daw dyan, yung best tank. Best tank. Kaya nga best tank eh, syempre, baka nga siya yung the best. Pero ewan ko ha, comment down below, baka may experience po kayo dyan. S-tank and first tank. If you have any reviews or if you have any experience about those tanks, just comment down below para malabasan ng iba nating watchers. Itama po, maraming salamat!